Para paglusutan ng ito yung gamit ko na panali guys, lubit. So, bubutasan lang natin ito lahat. Butasan ko muna lahat para pagtali na lang yung gagawin ko matatapos. Ginagawa ko siyang hanging pot. Ganito lang yung paggawa ko. Gamit itong lubid. May butas na siya. Ganyan lang. Itong tali na to, bali isang yard niya eh, 60 centavos lang. Napakamura lang guys.
Then, tutupin ko yung mga dulo. Then, para hindi siya maano matanggal. Tapos lang yung isang yard. So ayan, nakagawa ako. Meron pa akong gagawin na dalawa dahil wala na akong lubid. So saka na lang to. So ayan, yung iba ang ginagawa nila sa ganitong klaseng plastic, pinipinturahan pa nila. Pero sa akin hindi na ako gumagastos ng ganon. Ganito lang yung ginagawa ko, okay na. Ang gagawin ko kasi ngayon, marami akong ito, ground orchids, guys. Ang gagawin ko, babawasan ko itong itong mga orchids na ito. Babawasan ko lang ng ilang piraso. Tapos gililitan ko naman sa ganitong plastic. Ayan. Itong plastic naman ito is 7 piso lang nabili ko bawat isa. So, ayan. Mayroon akong tatlong klaseng ground orchids. Ayan yung kanyang mga bulaklak. Violet, ayan. Tapos mayroon din akong caladium na ito, super ang ganda niya. Bali, apat na puno, limang puno itong nandito, apat. Paghiwa-hiwalayin ko to para lalo pang gumanda. Kasi dito siksikan na siya sa isang plastic na itong plastic na ganito. So, para lalo ko siyang tataba, paghiwa-hiwalayin ko ito, bali apat na piraso siya. Ayan. Tapos, mayroon pa ako dito magandang rubber tree. Black prince naman ito, guys. Ililipat ko ito sa malaking pasok para mabilis siyang lumaki. So, ayan. Ito yung sa ground orchid na ililipat ko, guys. Meron ako ditong binukit-bukit na bunot ng yun. Ihahalo ko ito sa garden soil para yung garden soil pagka inilagay ko na dito sa pot, mabilis lang siyang na-drain yung bukit. So ganito lang yung ginagawa ko sa ito yung aking bunot ng yun. Ginagawa ko para
masyadong malalaki. Ginugupit-gupit ko, tapos ihahalo ko to sa lupa, guys. Ayan. Maganda kasi pagka may ganito para yung moisture ng lupa ay kasi itong ano kasi pagka nabasa ito hindi siya kaagad natutuyo kaya yung lupa natin hindi siya ma-dry ma-dry agad. So itong ano naman itong bunot naman nahihingi lang ito sa mga nagtitinda ng yog sa palengke. Kaysa naman itapon nila pag humingi ka. Bibigyan ka naman nila. Ayan. So, ganito lang kasimple yung ginagawa ko pag i-retract ko ng mga halaman. Yung iba, kung wala akong ganitong bunot ng milk, yung eggshell, pag nagluluto ka nilang itlog, iniipon ko yung shell, tapos dinudurog ko, ihahalo ko naman sa garden soil na may karabaw man yun. So, yung mga halaman ko, matatapat talaga sila dahil may nilalagay ang mga karabaw man yun. So, kukunin ko lang yung aking lupa. Napakaganda ng ating garden soil. So, ang gagawin ko, ihalo ko lang itong bunot. Ayan. Pinakamay ko na kasi magugas na lang ang kamay ko katapos. Thank you.
parang ito yung kulay niya, guys. Itong dalawang ano na to, tangkay ng bulaklak is tutubo pa lang siya, kumbaga hindi pa, umpisa pa lang siyang nagbubulaklak. So hindi ko gagalawin yan. Ayan. Kasamang bunot itong ating lupa, guys, kaya siguradong maganda ang ano nito, tubo nito, para magbubulaklak ito pa agad. Successful. So isang piraso lang yung kukunin ko dito para so isama ko na yan kasi tutubo din yan. So, i-continue ko lang yung gagawin ko pag re-repat, guys. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga lahat ng i-re-repat ko. So, ito na, guys, yung aking mga bagong repat ngayon na ground orchid at saka caladium. So, itong mga caladium, doon ko ito ilalagay sa mga tanim ko rin na caladium para sama-sama sila lahat. Dito ko ilalagay yung mga yan. Ayan. 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 So, ito yung aking
area ng mga kaladyong. Marami na rin akong variety na naandyan. Mayroong flamingo, pixie pink, heart of Jesus. So, dito ko yan ilalagay para sama-sama yung aking mga kaladyong. Diyan. So, diyan ko na muna ilalagay yan. Ayan. So, para kaladyom lahat yung naandito. Ayan. So, ito yan guys, yung aking mga variety ng kaladyom. Ayan. Sobrang gaganda nila. Ayan. Tapos, ito yung bago. Ayan. So, ito yan. Dito ko ay nilagay lahat ang mga halaman ko na kaladyom hanggang dyan sa taas. So, ayan. So, yung ground orchids naman doon ko sa kabila ilagay. So, ayan guys, yung aking mga ground orchids. May nairipat ako na apat na paso. Dyan sa area na yan ko yan ipupwesto. So ito na yung aking mga niripat na ground orchids guys. Dito ko sila inilagay sa harapan. Ayan. Bali nakapagripat ako ng apat na piraso. So ayan yung kanilang mga bulaklak. Ayan. Tapos marami pang nakasibol na bagong bulaklak dyan na hindi pa bumubo pa guys. So ayan. So bali tatlong kulay itong aking ground orchids dito. So ayan.
Ito sa baba, ayan naman yung kanyang mga bagong sibong. So, itong ground orchids na yan guys, hindi talaga sila nawawala ng bulaklak. All year round season yung mga bulaklak nila guys. Tapos yung aking gumagela na nagmamaganda yan. Sobrang ganda na kanyang bulaklak. Yung unang bulaklak niyan ay sobrang laki talaga. Inabot ako ng gabi sa pagriripat ng aking mga halaman. So, ayan na. So, yung mga caladium naman ang aayusin doon po sa